Ano ba tong ano? Dapat masayang araw na to eh. May ang dami kong naririnig ng mga balibalita. Ano bang nangyari kay Pinky Amador? Hello mga bakla, welcome na naman sa isang walang kakwenta-kwentang Facebook Live. Welcome na naman. Wala akong man. Kabukas na naman yung ventilador natin kasi sobrang init. Hayaan mo nang marinig sa ano, mikropono. O magandang tanghali ba? Hapon na? Ano, gabi? Magandang ano, madaling araw na ba? Kung nasan man kayong lupalop ng mundo, hello sa inyo mga bakla. Ano ba tong ano? Dapat masayang araw na to eh. May ang dami kong naririnig ng mga balibalita. Ano bang nangyari kay Pinky Amador? Hanapin natin, panoorin natin si Pinky Amador. Ano nangyari kay bakla? Ay, magandang tanghali po, sabi ni kapatid na Robert Christian Smith Reyes. Oh, ganda ng pangalan mo kapatid. Masyado yata malapit yung camera, ilayo natin yung mga sumpa nakikita. Pag lumayo naman ako, lalayo tayo sa mikropono. Hello, my friends. Bahala. Pinky Amador. Paborito ko pa naman yung kulay na pink. Ano bang problema nitong si Pinky Amador? Tingnan natin. Issue. Meron siyang ano, interview kay Rated K, pero kay Corina, pero ayokong panoorin muna yon. Tingnan natin tong Pinky Amador nagwala sa isang hotel. Ah. So, tignan natin tong video na niya. Kung may video ha, baka naman ano to. Ang susunod na programa na inyong mapapanood ay Rated SPG, striktong patnubay ng may gulang. Huwag niyo po akong murahin. Ay, huwag murahin kita tayong buhay ko na ako sa lalay dito! Alam ba, kasi magalit kayo! Sinusunod lang po niyo. Hindi, wala akong pakialam! Sumunod ka sa akin, tutak ina niyo, buhay ko na ako sa lalay dito! Ano, sinungaling pa kayo? Wait lang po, mama. No! You do it now! Lumabas ka dyan, buktang ina mo, masama mo. Kita, you do it right now! You do it right now! Wala po. I have been asking you! Tatanungin ka po muna, ma'am. Sumusunod lang po kami, ma'am. Eh, bakit hindi mo tinanong? Di ba ako last week? Bakit hindi mo tinanong nun? Bakit hindi mo tinanong? Ma'am, yan lang po yung advice nila sa amin. That is not what I have been asking for! Guy, tawagin mo si OIC kasi... Nanginginig ako. Grabe, nanginginig ko, pinapanood. That you emailed me stating that you let the 59 OFWs inside here. You emailed that to me twice. And twice ako sumagot sa inyo, isabit ko sa elevator, yun ang usapan namin ni Architect Lico. Ngayon, i-print mo na dahil pag-uho yan, gawin mo na ngayon. Sige po,
hospital na ka. DOH. Hindi yun ang hinihingi ko. Di ba lahat naman yan kayo ilagay? Makinig ka sa akin, butang yes, tinamubo ka. Yes, nanay, po ako, hindi po ako. Ayaw ka! Bakit kami namurin ba ba? Yan po yun, mang ilagay namin lahat doon. No, this is not it. That's not it. That's not what I... That's... Basahin mo, anak ko yun, certification. Ano hinihingi ko, circular? Tanga. Tatlong linggo pa na hinihingi sa'yo. Print it out! Print out kayo ng email! Tignan mo sa email mo, kung ano yung email nyo sa akin. Dalawang beses kayo ng email! Oh, i-print ko na lang kayo yung sinasabi niyo, ma'am. Hindi yan yan eh! Ang tigas na ulo mo! Email mo kay ma'am mismo na. Yung isa, mag-print. Yung isa sa telepono, tumawag ngayon na! Ay na, ma'am, i-print na ako. Saglit lang ang tinatapos ko itong video ni Pinky Amador. Buhay namin, isasalalay niyo sa katangahan niyo! Ano ba na-expose ako sa dalawang PUM? May fuwerte ako dahil meron akong putang inang CCTV! Okay, ikaw din dimandahin ko dyan! Putang ina niyo, sino man namamahala na nasusundan nila lahat ang dapat gawin? Di ba kayo? Di ba PUM? Aga-aga nag... Gets ko na ang nangyayari. Marunong ako makipag-usap. Kaso tumawa ka tulad na to. Okay. Tsaka ako napapanood din yung interview niya kung anong explanation sa pinaggagawa nitong si Pinky Amado. Mga bakla, saglit lang. Ano, kung ayoko nakakapanood naman, nanginginig ako ngayon. Ano ba to? Teka, ano ba nang nangyari na? Sabi ni Robert Christian Smith Reyes, bakla ka ba? Hello? Tingnan mo yung mutual friends natin. Tatanong-tanong ko ba? Hindi ka nanonood ng YouTube video. Hindi ka nanonood ng Facebook live ko. Bakit kita friends sa Facebook? Bahala ka. I think hindi. Eh, you think you are straight. Sabi ni kapatid na Robert Christian Smith Reyes. Pakinggan mo na lang ako magsalita. Baka magbabago isip mo. Hello kay ano, hapon na naman ang pangalan. Ah, si ano, Akihiro, tama ba? Imbento ng pangalan. Ayan, hapon na naman yung pangalan mo, kapatid eh. Kay Larry Reyes, hello. Yung mic na tatakpan natin, mga kapatid. Kay Sister Leia Pantino, magandang, ano na bang oras sa Canada? Hindi ko alam kung oras sa Canada. Magandang madaling araw, magandang umaga sa inyo. Magandang gabi. Tama ba sa Amerika, sa Canada, sa Europe, kung saan dupan, ang kapal na mukha. Na ano, kung na-high blood ako ito kay Pinky Amado, mga kaibigang bakla, huwag kayo masyadong galit kasi tinan mo yung nangyayari ho. Alam mo namang may point din si Pinky Amado, pero kapag galit-galit na, eh, nawawalan ka ng ano eh, nawawalan ka ng katwiran eh. Tignan mo nang babagsak siya ng computer, minamalit niya yung babaeng inaano niya, tinginan niya mataas siya, binuduro-duro niya, tinawag niya piece of tinawag niya boba, minuri niya ng PI. Nako, kung galit ka, so in general, baka naman tayo murahin ni Pinky Amado. Kung galit kayo mga bakla, eh mag-ano muna kayo, magpahinahon kayo, sabi sa Biblia, magpadaya na kayo, magpa-ano na kayo kay Meron. Kung na-expose man siya dahil sa kapalpakan nga ng hotel na yon na sinasabi niya, eh ngayon sumugod siya dun sa admin, eh in-expose din niya yung mga ano, eh di pwede magdemandahan sila. Pero kung ano, mumura-murahin mo yung ano, yung empleyada, buti nag-video itong si Adam Bakla, may pruweba siya eh. Okay, granting na ano, 3 weeks na nga siyang naghihintay ng kung ano man yung nire-request niya na nandun sa hotel, may kinuwarantine, yun ang pagkakaintindi ko ha, bilang ano, layman ano, like in, ewan ko, bakit ba natin pinakikialam? Kasi naman mga bakla, huwag kayong masyadong galit sa mundo. Ganun yun, magpaano kayo, pag sinampal kayo sa kanan, sampalin niyo yung kaliwa, ay magpasampal kayo sa kaliwa. Nakakaano nga rin, nakakagalit dahil sa kapabayan ng iba, may posibilidad na mahawa ka, may mga naka-quarantine pala dun sa hotel niya, may nire-request siyang kay Meru, 3 weeks na daw siya naghihintay. Eh,
daanin sa ano, sa magandang usapan. Sabi nga nung guard, huwag kayong manira ng gamit, madam. Mag-relax-relax kayo. Eh, mura ng mura tong si ate. Parang ano na, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, mga bakla. Kaya kapag nagagalit kayo, ano muna kayo, magtimpi, magtigil kayo. Normal naman sa taong magagalit, pero huwag yun to the point na ganyan. Parang nawawala yung ano eh, katwiran ng ano, ng kabutihan. Di ko nabasa itong mga ano comments niyo. Pinapanood ko yung video ni Pinky Amador na nagwawala sa hotel. Ano, gawin nating ano, nagagalit siya kasi may naka-quarantine pala dun sa hotel, tapos walang daw nakapaskill sa elevator o kung ano man ang gusto niyang i-request. 3 weeks na siyang naghihintay, hindi ginagawa, kaya sumugod siya siguro dun sa admin. Nagwawala siya, i-print na daw, pinagmumura yung mga yung mga empleyada, yung mga tao dun, at dinedegrade na, boba daw, minumura, piso. Eh, madam, magunos diliga. Eh, ang pakiramdam kasi daw niya na ano siya, na-expose na siya, buhay daw niya eh ano, hindi mababayaran kung ano man. Eh, yun na nga, nandun na tayo sa puntong yun eh, na pagkakamali. Eh, patawarin mo na. Hanggang ngayon, buhay ka pa naman. Kung negative ka, anong nangyari ngayon? Kung negative ka naman, hindi ka naman nahawahan sa tulong at awa ng Diyos. Dahil sa, anong mababawi mo po ba yung pagmumura mo at pagmabiliit mo dun sa mga taong inano mo? Parang niyurok yung pagkatao ng dalawang babae. At doon naman sa mga hotel, magpalakad kayo ng ano, di ba? Pag mayroong mga naka-quarantine sa hotel ninyo, gawin nyo naman ng maayos na safe din yung ibang nagre-renta o mga namamahay na humupahan din sa hotel nito. Tapos magdasal tayong lahat, maging mabuti sa isa't isa. Ano, magkamali yung isa, magpatawad na tayo. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos kung nag-iingat ka, tapos may nangyaring hindi mo naman inaasahan, wala na sa control mo, yun yung mga ano, dyan na ipapasok yung pagtitiwala. Talaga, daging may tiwala sa Panginoon. E, tina mo, sinakya ni Satanas. Away-away na silang lahat. Hello kay Brother Steven Salambaros, magandang tanghali. Kay Graciela Herrera Esmaya, magandang tanghali sa inyong lahat. Hoy, mamaya manood ulit tayo. Salamat sa mga nanood kahapon at nakita ko sa Zoom. Uy, ikaw yung kalbo na kapink. Mamaya ulit, alas 7 na gamay, sama-sama tayong mag-awitan. Kailangan siguro umawit ng papuri sa Diyos ngayon dahil naano ako dito kay Pinky Amador, ang lakas magmura, ang lakas magnigalit. Yan, kitang-kita natin ang ano, ebidensya na kapag nagalit ang isang tao, ibang spirito ang sumasapi. Isipin nyo na lang kung ano yan, kung kunyari leader ng isang bansa yung mga ganyan, nagalit. Dahil lahat ng tao nagagalit eh, pero pag hindi, wala kang Diyos sa buhay, wala kang pagkilala sa ano, baka kung anong magawa mo eh, yun mga nangyayari pag galit ng tao. Nakakatawa. Huwag mong mumurahin ng mga tao, manamahal yan. Mahalin mo, ibigin mo ang iyong kaaway. Siguro, spur of the moment, hindi rin natin masabi kasi pag walang Diyos sa buhay, malala ang mangyayari sa mga tao. Naintindihan natin ang both parties, ang hotel, ang youth. Pero sa video, hindi naman natin nakita yung panig ng hotel. Ang nakita natin, yung minumurang ano, empleyada ng hotel. Boba daw. Ano ba yaman yan? Nakakasakit ng damdamin sa mga maliliit at ng manggagawang ano. Diba? Mapanood yan ng nanay nung minumura mo. Anong sasabihin sa'yo, Pinky Amador? Mag-ano ka, sana nag-apologize na siya. Bilang ikaw ay, ano, bahala na, mag-apologize, magpaumanhinan kayo sa isa't isa. Ikaw, kunyari, ikaw na yung ginawa ng masama, ang turo sa Bible, ikaw pa yung lalapit at ikaw yung mag-first move. Ipapakilala mo yung fault nila. Tapos, pag nag-accept naman na, tinanggap naman nung nagkasala sa'yo na nagkasala siya, edi okay kayo, good terms yung ganun. Pero kung gaganti ka ng ano, ng warla-warla, eh, walang mangyayari sa mundo. Sumakit ulo, na-high blood yata ako dito, ay pinkya. Alam mo namang may points, pero galit na galit, eh, lalong
iba talaga ang ano, iba ang gawa ng masamang espiritu sa tao, sa ano talaga. Tuwang-tuwa si Satanas sa nangyaring yan. Ang sakit sa puso, no? Sumakit sikmura ako, na high blood talaga, sumakit bato ko. Dapat di ko na ito pinanood, buisit. Ayun lang ang masashare ko, yun lang ang masasabi ko. Kung pinanood natin ng, papanoorin ko pa yung interviews niya, explanation ng side niya, eh, alam ko naman meron siyang pinaghuhugutan ng nangyari, pero yung the fact na umabot sa ganon, eh, mga tao, magkaroon po kayo ng Diyos sa inyong mga puso. Pagharian kayo ng Diyos sa inyong puso, yung kapayapaan ni Kristo sa puso mo, linisin mo ang puso mo para hindi umabot ng mga ganyan. Ang sakit sa kaano, sakit sa dibdib. Bahala kayo dyan. Magbago kayo, mga ano, lalo ng mga artista, ang tatas ng tingin sa sarili, yung babantot din naman ang utot nyo, di ba? Mag-utot din naman kayo. Hindi rin naman kayo mapupunta dyan dahil kung hindi rin sa mga manonood, sa mga taong normal, ano lang, commoners, di ba? Hindi mo makukuha yung mga tinatamasa mo kung hindi din dahil sa mga mapababang tao. At doon naman sa mga mapababang tao, eh, gawin natin ang ating mga trabaho. Doon naman sa mga namamahala ng mga businesses, eh, magpalakad kayo ng mabuti. Huwag tignan nyo yung business nyo dahil tingnan mo yan, kung sa ano na, sanga-sanga na nangyari, walang ano, walang pag-ibig sa kapwa. Yan lang ang bottom line dyan. Mag-ibigan po tayong lahat. Di natin alam nangyayari sa mundo. Kailangan na talaga natin ang Diyos sa puso natin. Masaya po ang may Diyos sa puso, payapa. Kahit inaapi ka, Pinky Amador, at dun sa mga empleyado at namamahala ng hotel, lahat kayo, lahat tayo, magkaroon ng pusong malinis, magkaroon ng ano, Diyos, maghari ang Diyos sa ating mga puso. Para naman hindi nagmumurohan. Grabe talaga na hanggang ngayon. Sana ma-shake off, ma-shake it off. Tama ba ang grammar to? Pag meron kayong partner sa buhay, siguro, may asawa na ba itong si Pinky Amador? May partner ba? Kung ganyan ang babaeng mapapangasawa mo, kung ganyan magalit, nala, mas mabuti pang ano, bakla ka nala. Mas mabuting ano, single na lalaking straight ka na lang at ano, mamundo pa na lang kung ganyang mga uri ng babae ang ano, pagkakasama mo. Kunyari, ganyan yung ugali, ganyan magalit, ganyan 24/7 ha. Hindi yung ganyan, hindi rin sinasabi yung moment niya, ganyan talaga si Pinky Amador sa 24/7, ganyan siya. Siguro daladalang ng walang Diyos sa puso at ano, galit niya na pinabayaan niyang maano siya, madala ng galit niya sa moment na yon. Pero kung ang isang tao, lalo na isang babae, na ganyan ang ugali 24/7, yun ang sinasabi ko, baka murahin tayo eh. Mas mabuting ano, doon ka na lang sa desierto, mamuhay ka mag-isa kung ganyan yung mga kasama niyo. Huwag kayong makikisama sa mga tao magagalitin at maiinitin ang ulo. Layuan niyo po yan, sabi yan sa Bible. Isang tip yan kung gusto niyo po ng payapang relasyon at payapang buhay. Napanood mo diba si Pinky Amador, huwag kayong gagaya ganun pag nagagalit kayo. Pag ano, magmahalan po tayo mga kapatid. Sana makalimutan ko si Pinky Amador. Ano ba to? Social experiment lang ba nito? Kung ganun man, napakagaling niyang actress kung ganun ang nangyari. Pero kung totoong buhay to, eh... Huwag kayong magagalit ng gano'n mga kapatid. Huwag niyong gagayahin niyo mga ganyan. Nakaka ano? Nakakasira ng... nakakasira ng araw. Unahin po natin ang Diyos palagi. Prioritize ang Diyos. Kita-kits mamaya. Alas 7 ng gabi. Ang link ulit. Ilalagay ko sa Facebook wall ko. Mag-comment kayo. Kung magtanong kayo. Sa YouTube mismo. Kaya isend nyo dito sa Facebook ko. God willing, maipapasa ko yun sa coordinating center natin. Tapos, God willing, by Friday, maisama yung tanong nyo. About dun sa topic. Mamaya kung ano-ano itanong nyo eh. About dun sa topic kung itanong nyo ha. Kung hindi kayo naintindihan or may follow-up questions kayo. Iko-consolidate yan. So, nagsimula kahapon. Mamaya meron ulit. Hanggang Friday, Thursday, God willing. Tapos Friday, Q&A naman yan. Iko-consolidate lahat ng mga tanong about sa mga napag-aralan natin sa Bible. Ayun lang. Kita-kits mamaya, 7 p.m. Ayun lang. Bye-bye na ulit. Salamat sa Diyos. Hindi ko mapindot.